Tinanong po namin si Bubay if he wanted to continue the show at sabi niya, Tito Boy, I'm okay. So Bubay, maraming salamat. Yes, Tito Boy. Alam mo, ang kwento ganito, kahapon may nagsabi sa akin that you couldn't make it to the show dahil parang may nangyari yata sa'yo, health-wise. Ikwento mo nga at paano mo inaalagaan ang iyong kalusugan. Ito yung pagkakataon kahapon na nagtitaping kami, tapos bigla ako na medyo naghang. Ayan, habang kami nag-shoot, syempre sa aming The Bubay & Tekla show. Siguro dahil yun sa ilaw din at the same time, medyo siguro konti pa yung tulog ko noon na maling-mali sa ginawa ko na dapat kailangan talaga bago ka, alam mo yun, pumunta sa isang trabaho, huwag ka munang kukuha ng ibang trabaho pa para kahit papaano, mailagay mo yung katawan mo dun sa parang maayos. Tama. Na isang nangyari mali sa akin yung ganun. Pero, at the same time, sinabi naman sa akin nung doctor before na mangyari talaga after nung nangyari sa akin before na, na hospital ako, after daw nun, maaring maghanga ko, the best thing that you have to do is to just keep it na parang mag- stop ka lang until hayaan mong bumalik sa dati, yung mga pag-ikot mo. Well, ang ginawa po namin, mga kapuso, ay may mga medics po tayo, may mga medical personnel po tayo ngayon dito sa studio para pangalagaan si Bubay. So sinasabi ng doktor na just remain still hanggang bumalik yun. Pero ano pang ginagawa mo, Bubay, para pangalagaan yung health mo after you had that stroke in 2016? Anong ginagawa November. Mo para... Oh, at bakit mo ginagawa yung mga lagari dito, tapos gumagawa ka ng trabaho? Sabi kasi dahil kailangan magpahinga daw ako palagi, pero for me, parang yun yung pagkakataon ko palagi, kaya ako tumatanggap ng mga trabaho pa din. Parang yun pa rin yung the best way ko para makapag, alam mo yun, magpahinga. Yun yung way ko na pagpapahinga, yung magpa-perform sa mga tao, sa comedy bar, o kaya tumanggap ng mga gigs o kaya mga ganitong klase ng mga... pagsabi na, alam mo yun, pagsama sa mga tao, kaya pagpapakatawa, ganun. But that's your way of, but you have to take good care of yourself. Naiintindihan ko rin yung happy place mo ito, pag nagpe-perform ka, para kang nagpapahinga, dahil yun talaga ang safe place, ika nga ng marami sa atin. But again, you have to take good care of yourself. Bubay, babalikan ko lamang yung, halimbawa, wala kang tulog, tapos tumatanggap ka ng trabaho. Why? Why are you working so hard? I don't know. Hindi ko rin po alam po, Tito Boy. Pero siguro dahil dyan sa... Maliban doon sa kaligayahan. I mean, are you saving for something? Ano yun? At some point, I'm saving para sa akin. Alright. At the same time, though, nabigay ko na yung mga dapat kong gawin para sa akin. Sa tatay, sa family ko, nabigyan ko na sila ng bahay, ng kanilang sasakyan. Ako naman, ngayon, kakakuha ko lang ng aking bagong tirahan dito sa San Juan. And then, till now, kailangan parang, sabi ko palang ko pa rin mag-ipon na mag-ipon kasi hanggat mayroong nagbibigay sila ng pagkakataon na makapag-ipon, you go for it. Yes, kunin ko yan kasi baka the next time, baka mawala na yun, di ba? Ayun na yung mindset mo na parang pag hindi ko kinuha, baka wala na bukas, baka wala na bukas. But again, inuulit ko, may again at inuulit, you really have to take good care of yourself. Yes. Paalaala din po natin yan sa mga sarili namin, natin. Kasi minsan, lalo na dito sa studio, hindi natin alam ang gabi, hindi natin alam ang araw, nagtitaping tayo ng ilang episodes, di ba? At nais ko lamang magpasalamat sa inyo ni Tekla because every time, napapanood ko kayo dahil before Cayetano in Action with Boy Abunda, meron kaming show, magkasunod tayo. So maraming maraming salamat sa suporta na inyong, ika nga sa push na inyong ginagawa. That's every Sunday po, mga kapuso. That's 11:30 in the evening right after the Bubay and Tekla show.